problema dito. Kandidato na po ako ng... Adrian, thank you po. Exactly 39 days. Ako, dami nang tumama. Ayaw nila maniwala na kandidato ako sa Vice President. Naka- e partido po ako. Kami po yung dominant party. Yung PDP. At ako po'y kandidato na as Vice President. Oh. So bakit ayaw nyo maniwala na kandidato na ako sa Vice President? Oh. Ah, sige, kung ayaw nyo maniwala, antayin nyo na lang po hanggang 15. Yon. Antay. Ayaw nyo maniwala na kandidato ako sa Vice President. Oh, sabi niya, antayin nyo hanggang November 15. Kandidato ako. So, merong pagbabago, sige. Merong pagbabago? Sige. Oh. Easy. Kung sa tingin ninyo merong pagbabago, sige po. Antayin nyo na lang po. Oh. Kung ayaw nyo maniwala na kandidato ako as Vice President, nakita nyo naman po all over the country na po yung tarpaulin na naglagay. Hindi ko naman po inutusan na mga yun. Mga volunteers po yun. Nagkaraban sila. More than 10,000 vehicles po. Nagkaraban sila. Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Nakakataba po ng puso. At susuklian ko po yun ng serbisyo kung sakaling siswertehin po ako at ihalal po ako na bilang vice presidente. Wala pong masasayang na oras ni minuto. Magsiservisyo po ako sa inyong lahat. Kung papalarin po ako at mapipili po ako bilang vice presidente. Subalit, kung ayaw nyo pa rin maniwala... Pakinggi! Kandidato na ako after 39... October 2, 9 ngayon, no? 38 days na po akong kandidato as Vice President. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, hindi sige, antayin nyo na lang po hanggang November 15. Dalawa lang naman yan eh. Oh, ano yan? As Vice President or as President? Ay! Ano yung problema dito? Ano na? Ganito lang ako kasimple yan. Hindi ko na ako sasabihin kung ano. Ha? Basta ganito lang ako kasimple. Win-win situation ho ito. Kaya ako tuwan-tuwa kasi win-win situation. Marami nagsasabi, ha? Ito, mapilit. Eh, walang iba kung hindi mapilit. Sino ba mapilit dyan? Yung mga tanso. Yung mga tanso, masyadong ibinababa si Mayor Sara Duterte. Ah, yung mga tanso, pilit na ibinababang Vice President si Mayor Sara Duterte. O, sige. Bahala kayo kung yan ang gusto nyo. Basta kaming mga tunay na Duterte supporter, ang nais namin, Presidente si Mayor Sara Duterte. Astrid Elia, maraming salamat. Presidente si Mayor Sara Duterte. At ang Vice President namin, si Go. Senator Go. Eh kung ayaw ninyo at pilit ninyong itatandem dyan sa idolo ninyo at pababain nyo bilang spare tire si Mayor Sara Duterte, abay bahala ho kayo. Dahil pag naging spare tire si Mayor Sara Duterte at ginawa nyong Vice President siya, lalong magkakaalaman kung sino ang tunay na Duterte supporter. Dahil ito ang masasabi ko sa inyo. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, ha? Sabihin ko ba? Either Sara Go or Go Sara. Alam nyo? Kaya nga, alam mo, ito na lang ha. Bibigyan ko na lang kayo ng clue kasi wala akong karapatang magsalita eh. Wala akong karapatang magsalita ng marites. Hindi ko ugali yung nagmamarites eh. Hindi ko ugali ang nagmamarites. Astrid Elia, maraming salamat. Hindi ko ugali ang nagmamarites. Pero malungkot ako kanina nung narinig ko yung speech na yan. Sobrang lungkot ko. Gusto ko maging presidente si Mayor Sara. Walang question doon. Talagang gusto ko yun. Kaya lang, may mga oportunista na gusto talagang ibaba si Mayor Sara. E di sige, ibaba nyo ng ibaba. Bahala kayo sa buhay nyo. Alam mo, ito lang naman kasimple yun eh. Pag binaba nyo si Mayor Sara, sa tingin ninyo, mapupunta na ang mga tunay na Duterte supporter sa inyong kampo? Diyan kayo nagkakamali. Na akala ninyo, porket magiging Vice President ni BBM, si Mayor Sara Duterte, sa tingin ninyo, kakampi na kami sa inyo? Hindi ho. Pasensya na, pero hindi. Bakit? Tatakbo si Senator Go sa mas mataas na posisyon. Oh, ha? Alam mo? Hindi ko na lang sasabihin. Basta, nang ako ay nakatanggap ng tawag, napakasaya ko. Sabi ko,
Ito, sabi ko ganito. Hello? Sino ito? Napaganoon ako. Opo. Opo. Talaga? Ganun? Napaganoon ako. Talaga, sir? Walang biro ba yan? Nabuhayan ako. Nabuhayan ako, boss. Magpapatayan ko kayo. Dahil doon, magkakaalaman tayo ngayon kung kayo ba ay susunod kay Pangulong Duterte o yung mga ambisyon ninyo ang mananatili sa puso ninyo. Sige ho, sagot ho kayo. Susunod ho ba kayo? Kayong mga nagsasabing Duterte supporter kayo. Kayong mga nagsasabi, di ba tinanong ko kanina, sino ba dito ang Duterte supporter? Kayong mga Duterte supporter na nagtaas ng kamay kaganina. Pag sinabi ba ni Pangulong Duterte, eto ang kandidato ko, susunod ba kayo? O mas makinang ang tanso sa inyo? Ano ang mas makinang? Si Tatay Digong o ang tanso? Sige nga. Kayo ho ba ay susunod kay Pangulong Duterte o kayo ay mas gusto nyo ang tanso? Sino dito magsasabing, nabuhayan ako ng loob! At lalo kung ipaglalaban si Pangulong Duterte! Alam mo kasi walang biro. Ito walang biro ito. Nung mga announcement kaganina, tanghali hanggang hapon, alam mo yung mga talagang tunay na Duterte supporter, nagtawagan mo kami! Yung mga kasamahan namin nung 2016 na kampanya, 2015, yung mga nanguna nung mga election noon, hindi yung mga nakiangkla ha! Iba ho yung mga nakiangkla, yung naging Duterte supporter na lang sila nung naging presidente si Pangulo. Hindi yon. Yung mga totoong Duterte supporter nung 2015 na 2016, nagtawagan po kami. As nalulungkot kami. Anong nangyayari? Bakit gaya? Ba't gaya? Tapos, etong kagabihan, tuwang-tuwa na kaming lahat. Well, finally, we will be fighting for someone who we believe. Hindi lang ho kami nakikiangkla, nakikiuso, pero ipaglalaban namin yung aming paniniwala na etong tao na ito ang taong makakapagpatuloy ng gusto ni Pangulong Duterte. Wala nang iba. Astrid Elia, maraming salamat ha. Regina Constantino, maraming salamat. Ang sabi nga ano? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Bong. Bong. Linawin nun natin ha. Bongo yun ha. Hindi bong ha. Baka iba mangagaw na naman dyan. Bong. Ano sabi niya? Bong. Ituloy mo ang nasimulan natin. Ituloy mo ang nasimulan natin! Oha. Wala nang iba. Bong. Ituloy mo ang nasimulan natin!